grand finals will be a best of five match between Lunatic and JOBOLS. And dito ang question dito eh. Will we see JOBOLS na ba this time? Finally, will we be able to see JOBOLS or nandito pa rin ba si Geraldine? Sabi sa iyo Gerald yung ano eh. Ano? Axie and Chill. All right. So syempre ang third placer natin, RMZ, the Aqua God. Guys, ito na nga. Naku po, ang sarap pa naman. Ang sarap pa naman. Mapabilang ka pa lang dito sa top 8. Mm-hmm. Eh, napakasarap na dahil ang balita ko, pag chinek nila ang mga Ronin address nila, may lamang AXS. Wait. Yung top 8 ah, top 8. Paano pa yung nasa third? Huwag mo na ako ng mabuti kasi gusto ko hindi lang top 8. Oo. Paano pa yung nasa third? Paano pa yung mag-set champion dito? Hundreds, diba? Of AXS. Oo. Then talaga hundreds of AXS ang nakataya dito sa laban na mangyayari dito. Kaya sana all talaga. Sana all. Kanino ba natin isi-send? Next month. Kanino ba natin isi-send yung Ronin ID natin? Alam na yun, imagine ko na si Ronfield eh. Alright, ikaw na bala saan. Alright, so here's our bracket, guys. Kitang-kita natin, Gwapings na Gwapings, ang dalawang maglalaban head-on, Lunatic versus JOBOLS. Ito na nga. Grabehan ito. Makikita na natin, guys, kung sino ang pinakamagaling. Lalabas na ba si JOBOLS? Na talagang manghula. Oo, yun nga eh. Lalabas na ba dito si JOBOLS o si Geraldine pa rin? Because so far, within the tournament, mukhang sineswerte siyang mabuti dito kay Geraldine. May buff kasi siya doon. Oo, grabe. Pero Kelly, ano, ready na eh, no? Feeling ko mainit na talaga. Ready na talaga si JOBOLS at si Lunatic. Kaya ibato na natin sa ating mga casters. Ultra and Invictum! Take it away! Let's go! Let's go! Nandito na tayo ngayon sa finals! Ladies and gentlemen, kami mga caster nyo for the finals. I'm Archer Perez with Spike with Invictum! And again, nandito na tayo sa grand finals! Let's go! Mainit at ang tindi ng travel ng ating day 1 hanggang dito sa final day ang maglalaban JOBOLS at Lunatic. Napakatindi ng tournament. Walang tapo na laban. Lahat intense, lahat calculated. Pero sadly, lahat may eliminate yung hindi kaya makatalo sa dalawang to at sila na ang natira. Last men standing. Here we are, JOBOLS Lunatic. Again, eto na yung pinaka-chance ni JOBOLS na i-solidify yung title niya as champion. Pero si Lunatic, nandito din, pwede ding agawin sa kanya yung title na yun and prove himself the very first king of All-Stars Tournament ng veteran UGG. Oh, veteran versus veteran. Champion. Ito na agad. Ito na. Game number one. This is gonna be a best of five. Guys, again, the prize pool is around 100 AXS. A lot is in stake dito sa ating tournament na to. At i-breakdown muna natin yung ating team coming in from JOBOLS. It's gonna be a double bug Aqua. Andito naman nasa ating backlane Aqua, hindi siya nakapirana, hindi siya nakalam. It's gonna be a plus attack risky fish para meron tayong malupitang grass cutter. Yes. Na sobrang importante kasi pag nawala yung plant dito ni Lunatic, tuloy-tuloy yung Aqua niya dito. Yes. And meron tayong the usual double discard na ating bug. Pareho silang naka-anesthetic, may nakaiba lang, naka-scarab at naka-sandal. And right now, dito naman tayo kay Lunatic. That's gonna be a BMP, of course. Dito sa ating backlane, that's gonna be a bird with, of course, the blackmail, the egg bomb, the dark swoop, and the all-out shot. Free hit, pero natatamaan din siya. Ngayon, dito naman sa ating mech, that's gonna be an Axie Kiss of Death. Pag ito talaga nag-proc, alongside with the Sinister Strike, alongside with the Hero, and of course, the Hair Dagger, talagang babagsak at babagsak ang Axie tatamaan yan. And right now, dito naman sa ating plan, that's gonna be a prickly trap, a cactus, of course, the turnip, the cattail, and of course, the vegetal bite. Yan ang magiging tinding laban ng game 1. Again, best of 5 tayo ngayon. Sa mga na-chat ngayon dito, nanonood, who you got for game number 1? I-chat nyo na kung para kayo dito kay Lunatic at i-chat nyo na kung Team JOBOLS naman kayo, i-spam nyo na dito na natin malalaman sino ba ang maghahari sa year-ender tournament ng Axie Infinity
dito sa Pilipinas. And again, we are going out with a bang. And itong journey din nila is all about the bang. It's so explosive to the point na nakita natin dun pa lang sa very first round, sa elimination rounds pa lang natin, lahat sila nag-uutakan na, nag-outsmart na the moves they showed and the tactics they made, lahat on point para dun sa mga kalaban nila. The thing is, sadyang may mananalo at may mananalo talaga. Totoo. And that's the key kung bakit sila nakapunta dito. They became geniuses in this tournament. Hindi lang geniuses, Nostra din. Nostra talaga. Nostra kung Nostra. Literal, they are reading what's gonna happen. Alam mo, sinabi mo kanina na you'll call JOBOLS the Nostra champion. Nostra champion. Pero I think kung sino mananalo dito, siya talaga yung dapat tawaging Nostra champion. And magsisimula na tayo. That's gonna be a hair dagger. Critical agad! Napakaganda ang opening! Now, that's gonna be a sinister strike. And of course, the hero. Pero ito naman tayo, magtatanggal agad dito ng isang glance. Tanggal doon ang ating Axie Kiss of Death. Bug splat! Pero na-draw card din agad dahil nandito ang ating captain. Pero of course, patay talaga dahil sa breaklet trap. Bagsak ang bug. Round 1 pa lang, ganun kainit. Ginamit na dito yung second cattail. Cattail will not be in play anymore until ma-reset yung deck. Meron tayo ditong malupitan. Hindi niya muna nilagay yung ano. Ah, para masundan niya yung plus attack later on para dun sa mech. Pero ang ginawa niya dito, may sagot si Lunatic. Tinagay niya ang ating hero, naglagay na Axie Kiss. Hindi pa matatapos. 35 ang ating bug. At meron pang egg bomb play! At ito, ang makikita natin, makukuha yung aggro pero may plus speed. Pero okay lang, meron tayong makukuha nga possible big brain play. Nabuhay din yung ating bird. Ito pa yung masama dito, ginamit niya ng dalawang koy niya. So wala pagdating ng round 6, mauuna dito si Lunatic. Now, it's gonna be 1-3-8. Oh, na-critical! Na naman! May egg bomb na naman! Mabagsak na! The artillery strike is coming! And that's the first win for Lunatic! Game 1! Lunatic takes control! What was that? Egg bomb inbound! The missiles! The artillery strikes went in when the criticals talaga! Wow! Round 1 pa lang. Pasabog kung pasabog. Dito nyo makikita, guys, the best of the best are left. Grabe! Woo! Game 1 pa lang. Meron pang susunod. Napakadami pa na to. Again, this is a best of 3 or best of 5 rather. Best of 5. Marami pa tayong makikita dito na pwede ilabas nila Lunatic and nila JOBOLS. The difference here is, yung sa best of 3 natin, you only have one room for error. Oo. Dito, madami kang best pwede magpalit and the mind games na papasok dito. Speaking of mind games, eto na naman tayo. Kakaiba yung ginawa dito ni Lunatic. Kahit siya yung nanalo, siya yung nag-adjust. Nakita naman natin, it's gonna be a plant bird na. Naglalagay tayo dito ng matindihang anesthetic. Ah, meron tayong numbing, meron tayong tiny catapult, meron din tayong zigzag, meron din tayong bidens. Sobrang late game, mid lane tayo dito. At meron din tayong damage plant sa harap. Pero interestingly, meron na naman tayo ditong high damage bird backlane galing kay Lunatic. Meron tayong risky feather pero pwede matanggal yung minus 2 attack gamit yung tri-feather. Meron na naman tayong egg bomb artillery na pwede natin ulit makita. At yung maganda naman dito with the peacemaker, siya naman ang magbibigay ng minus attack. Yes, and right now dito naman kay JOBOLS, no, hindi siya nagpalit. Alam niya, feeling ko na-predict niya na magpapalit dito si Lunatic kasi Lunatic is thinking na magpapalit si JOBOLS. So ngayon, JOBOLS outsmarted the outsmarting of Lunatic again. And dahil sa Scarab dito, manenegate ngayon dito yung kanyang drain bite, no? Now, without the drain bite, pwedeng unti-untiin na lang dito ni JOBOLS yung health ng mga plant dito ni Lunatic. Yun ang napakatindi dito. And yun nga, guys, no? With the best of 5, ang dami nitong dalawang axis. Yes. Literal, kailangan nila mag-Nostra sa Nostra. Oo.
para matama at ma-counter nila yung ilalabas na team. Ngayon, let's break it down muna, no? Now, going forward dito sa side ni JOBOLS, pwede tayo mag-discard-discard. So, yung hindi naman tayo maka-full damage potential with the plants, ang makaka-damage talaga dyan is yung bird. With, the grass cutter. Yun yung magiging pang-bakbakan talaga dito ni Lunatic. Yung bird destruction onto those bugs para eventually, kung napatay yung dalawang bug, pwede tayo magsimula ng numbing doon sa ating backlane aqua. Pero again, dito kay JOBOLS, I was speaking about the grass cutter, no? Oo. Andito na naman yung pangtanggal talaga ng puno dito. That's two, that two plants is in trouble pag nakuha at nakuha dito ni JOBOLS. Uy! Kanya, oh! Meron din pala tayong poll dito, Lunatic with 28% and JOBOLS with 72%. Pero Lunatic is now leading. Round 1 pa lang, tanggal pinatulog agad na agad ang ating bug sa harap. Nag-critical pero okay very lang, cute. Okay, critic cute yun. Ang ating pincer. At meron din tayong pahabol dito na malupit ang tiny catapult. Patay naman ang ating front lane bug. And ito na nga ang sinasabi natin, the grass cutter move, that's gonna be an attack plus. Of course, the pocket goes in 213. The grass ngayon, cutter! Hihintayin na lang ni JOBOLS yung scarab curse niya para hindi makapag-heal na makapag-heal dito si Lunatic. Pero yung ano dito, yung crazy moment dito, may anesthetic bait na nag-aabang, meron siyang one energy. So pwede niya ditong makuha yung stun dun sa bird, pero the thing is meron siyang tri-feather. Yun na nga ang gagawin niya. Meron tayong risky feather to get the stun, dodge the stun with a tri-feather. Meron naman tayong egg bomb to get the aggro, pero hindi niya pa mapapatay yung bug. Doon tayo makakita ng scarab na sinasabi ni Invictum. Yes. Pupunta naman tayo sa ating bird. Hindi matatanggal yung ating heal potential doon sa ating plant mid lane ni Lunatic thanks to that egg bomb play. And ngayon, meron pa siyang egg bomb dito pero hindi niya ginamit. JOBOLS goes in with a discard here using the third glance. Of course, the anesthetic bait as well. 400 HP left pero okay lang. Ngayon, maglalagay naman siya dito ng numbing lecration sa bug. And of course, nagamit naman na ni JOBOLS lahat ng cards niya dito sa bug. Nakakuha pa nga ng scarab curse. Ang risky nito, ang maglalagay siya dito ng egg bomb, makukuha niya yung kill. Ngayon, yung ating aqua pupunta sa bird, it's gonna be a KO. Natanggal niya yung grass cutter technique doon sa plant. It's gonna be a late game plant. Disadvantageous for Lunatic pag nakuha niya yung numbing. Doon na siya mag-aalanganin. Magiging balon na lang ang mababa balon to. Balon na matitira dito. Oh my God! Ito na tayo, the grass cutter move yet again. That's gonna be 104 with the attack plus. Nandito din ang ating Paki. Biglang naglagay ng balon. Pero may Bidens! Andyan may Bidens! Tamang dodge lang doon. Underdog! Go! Andito na ang ating fear, or rather ang ating heal. That's gonna be 420 and here wala comes na the balloon. Balloon na wala lang na ang tira. Paano ka lalaban ano? Ngayon, JOBOLS? Ang hirap nito. The underdog story goes on. Here comes another numbing. He ibabato is stuck in ibabato the battlefield. Hindi pa din. Gusto niya mag-full deck. Gusto niya mag-full deck. Meron tayong balloon. Wala nang takas. Kumbaga, na numbing lock na dito. And having that, itong apat na to, apat na cards na damage, kayang-kaya niya ito na itapos. Meron tayong makikita dalawang balloon kasi yun na lang kaya ibato. Yun na lang yung range card siya pwede. Tapos yung maliit na damage sa armor, sasagatin niya pa ng heal HP at possibly ito na nga ang game to secure para kay Lunatic. 10 HP left. Ngayon, ayun na nga sinasabi natin. Napasurrender dito ang ating champion. Pero again, now, Lunatic with the 2-0 lead here. Napakahirap na ito. The pressure is on for JOBOLS. Kailangan niya ngayon mapredict kung ano ang gagawin ni Lunatic. Lunatic, nakita niyo yung polls. Nakita natin yung polls. 28% Lunatic. 72% for JOBOLS. Literally an underdog. Pero the thing is, guys, we can never, ever count out these two players. JOBOLS is here for a reason. Will we see a counter sweep coming from JOBOLS? Or will ang ating Lunatic secure and cement that championship slot dito sa ating UG All-Star Tournament? Again, nakita natin dito, no? Iba si Lunatic maglaro. Although he is the underdog, hindi na pe-predict kung ano yung gagawin niya talaga. And at the same time, Lunatic knows what
JOBOLS is gonna go for? Anong lineup yung ilalabas niya? Anong klase ng strategy yung gagamitin niya for the past two games? Pero hindi talaga natin maka-count out like you said kasi umabot sila ng ganto kalayo and hindi biro yung mga tinalo nila doon sa mga past few matches nila. Oo, of course. Ito pa, napakadami nilang, sa sobrang dami nilang pinagdaanan, napakadami na nilang lineups na nilalabas. Pero hindi pa din tapos ang mga surprises dito coming in from JOBOLS and LUNATIC. Pero ito na naman tayo, nagkaroon na naman tayo dito ng switch up para kay JOBOLS. Yes! Mangangain ng plan to, ng late game plan. Pero ang tanong, kaya ba utakan ni LUNATIC dito si JOBOLS? Again, JOBOLS, nakita naman natin na ang dami niyang pwedeng ibuga, napakadaming risky moves niya. So, ito talaga yung epitome of unpredictability. Oh my God, ito pa yung malupit. Kailangan niya magamit yung full value ng kanyang ibon. Yes. Bago yan mag-toothless. Kasi feeling ko, isang toothless, dalawang risky feather. Kahit isang risky feather, Oranda risky feather, goods na yan. Goods na yan. Napakasakit masyado. Oo. It's just too much to handle for a bird. Pero yun na nga, yung magiging issue natin dito is kailangan naman makuha dito ni LUNATIC yung rundown damage dun sa plant ni JOBOLS. Pero the thing is, wala tayong beast cards na pwedeng sa arsenal ni LUNATIC. And dito na tayo sa round number 1, game number 3, do or die para kay JOBOLS. At ito naman yung possible round ni LUNATIC to secure the championship crown. Kukuhain ba ni LUNATIC dito yung title of champion from JOBOLS? Or will JOBOLS upset us yet again with another comeback? Kailangan dito ng 3 consecutive wins ni JOBOLS para makabawi kay LUNATIC. And right now, they are thinking their strategies through. Ano bang moves ang gagawin nila? Anong cards ba ang pwede nila gamitin? Or kailangan ba nila mag-skip dito sa round 1? Kailangan dito ni LUNATIC talaga mag full on speed run doon sa plant ni JOBOLS. Kasi again, with that mid lane as a threat na meron ng sneaky raid, makuha niya lang dyan 1 or 2 more cards. Kung nakuha niya yung risky feather, medyo nang delikado talaga yung ating ibon. Pero yun nga, yung maganda naman sa side ni LUNATIC, meron na siyang 2 egg bomb dito at nakuha niya pa yung risky feather. Ako. Yan ang ginagawa niya. Kailangan niya na mag full value bago siya mapatay nung kanyang mid lane dito ni JOBOLS. That's gonna be 118118147. Ito na ang talon. That's gonna be a toothless bite. Of course, 1-3. Swak, sure. And here comes the risky feather. Bagsak ang bird. Hunted down like prey. Ang and galing! And kakakabay pa dito na isang energy si LUNATIC. Tatanggalin. Wow! Ang plan. It's a 1-for-1 situation pagdating ng round 2. Now we are going into round 3. Napakaganda na sequence doon. Sure, patay na doon yung ibon. Pero nakuha niya yung value to get the plant. Pero sabi naman ni JOBOLS, kung papatay mo yung plant mo, akin naman yung ibon. Ang ganda ng trade-off. Pero ito, nakaabang na ang ating malupitang backlane late game ni JOBOLS. Naghihintay na lang talaga. And dito pa, maganda pang ginawa ni JOBOLS dito is kinancel out niya yung prickly trap. Hindi ngayon makadamage out dito. Si ang LUNATIC, ganda pa ng gumamit skip lang ng turn eh. Pero ang ganda nga ng skip dito. Now, JOBOLS with damage 5 cards. Pwede siya mag full on damage and then tamang skip na lang oh all the God way to 1v1. Parehong plant except with JOBOLS and his Kestrel. Ang sama nung Kestrel kasi yun na lang ang pwede niyang maibato na matino para ma-counter niya yung range. Pero with the Kestrel, sa mga nagtataka dyan, yun yung headshot, you will be disabling the horn part and yun na nga yung pang-return damage niya sana. And with that said, ngayon mawawala dito yung kanyang drain bite
and as well as the tiny catapults. Ngayon, pwede lang gamitin dito ni Lunatic pag nangyari yung 1v1 situation na yun is of course the cleanse scent and the naming lechon at or naming lecreation. Magbabato-bato lang dun si JOBOLS. Kaya ito na yung crucial moment. Napakaganda na skip ni JOBOLS. It's gonna be full on damage. It's gonna be all out. That's gonna be Hero's Bane. Meron tayong Blue Moon na susundan. Sira ang armor. Ito naman yung pangalawang Hero's Bane. Gonna be for that risky feather. 121. Kulang siya sa damage. Buhay pa dito yung plant ni Lunatic. Lunatic is still alive for ang this tanong, one. Ang tanong kung is this gonna be enough to take down JOBOLS Aqua. That's gonna be 2 drain bites, 80, a total of 160, pero hindi pa tapos dito si Lunatic. That's gonna be a cattail. Andito pa ang turn, pabagsak na 80 patay. Ulit. Mukhang patay nga. Ito ang magpo-proc. That's gonna be 287! Sure kill para sa Aqua ni JOBOLS. And right now, mag-force pa din talaga. Buhay pa pero din. Pero hindi pa din mamamatay. Lunatic is in the driver's seat. Gusto niya na makuha ang kanyang crown. Ito malalagyan pa. Masisimulan, mapapaaga dito yung ating naming. Pero dalawang plant mag-aagaw. Malalagay niya ulit. Makukuha niya. Wanting to get the kill. Meron na tayong headshot na gamit. Naka-ready na din yung isang headshot ni JOBOLS para sa late game 1-on-1. Ito na ba yung full counter? Is this the JOBOLS comeback? Maglalagay na naming. Pero pwede pa magamit ng tiny catapult. Gagamitin niya yun para mabalik yung ating Kestrel. Maglalagay na ng anti-melee. Pero ibabalik niya 100% yan. Napakasakit din yan going through the armor. Pero makakapag-heal back naman siya. Onti lang yun na damage. Ito, sisimulan na. This is the start of the JOBOLS return. Lalagay na yung anti-melee. The thing is, pwedeng mapunta to pagdating ng Blood Moon Curse dahil low on health si JOBOLS. At pwedeng hindi siya makaka-heal. Exactly. Pwedeng yung Blood Moon Curse yung makapatay dito unless mapatay dito ni JOBOLS using the headshots. 115. Of course, nandito ang ating naming lecreation. Ganon din ang gagawin dito. Kailangan niya sumugal. That's gonna be another naming lecreation. Kailangan niya bumato ng dalawang headshot. Na-critical pa. Ito na. Kailangan niya ng dalawang headshot. Kailangan niya ng damage dito. He needs to put on damage. Tumama ng maganda. 115. 251 laban sa 145. Minus 50 pa yan. Pero feeling ko makakalamang dito dun sa 80. Kailangan tumama ng napakaswabe dito ng ating headshot. Pero hindi niya sinugal. 2 energy na lang. That was supposed a risk play sana. Oo. Pero hindi niya ginawa. Gusto niya pa, sure na sure kasi 86 naman eh. May 6 HP pa. Okay na. May shield. Pwede na. Dalawang headshot ang kailangan na dito. Dalawang dito na headshot. Lalabas na lahat ng shield na pwede nila ilabas. This is gonna be the headshot. Aabot nga. Hindi. It's gonna be a draw. This is round 12. JOBOLS. Lunatic. Isang ang draw ang ibibigay sa atin dito. Oh my with God! The Blood Moon Curse. Magkakaroon pa nga ata tayo dito ng round 6. JOBOLS is still alive. Ladies and gentlemen, what a game. Guys, hindi to best of 7. Kalma lang kayo. What? Yo! That was insane. That was insane. Pero hindi natin masisisi doon si JOBOLS. Kasi kanina, meron siyang opportunity na maglagay ng dalawang headshot. Possibly, makuha doon yung 80. Pero hindi ko din masisisi. Kasi kung di naman siya naglagay noon, wala masyadong armor, siya naman ang malulusot na ng 80. Kaya, again, 6 HP lang yung matitira sa kanya. Pag nawala pa yung 6 HP na yun, sobrang lapit noon. Oo, sobrang tight ng game na yun. Very, very commendable play. Hindi ko aasahan na magkakaroon tayo ng draw this far in the tournament. Oh my God! Pero again, JOBOLS is still alive pero not out of danger. He is still not out of the woods. Zero pa din siya dito. Lunatic driving the match. 2-0 underdog story with 28% in the polls. Yes. And ito pa, no? Ngayon, nakita na ni Lunatic yung pwedeng ibato ni JOBOLS. Oo. Pwede na magpalit si Lunatic dito. And kahit matalo si Lunatic dito, meron pa din siyang rooms for error. Meron siyang caution na tinatawag nga natin 2-0. Kumbaga, pwede siya magkamali, pwede siya mag-adjust. Pero ang masama doon, huwag niyang bibigyan ng momentum si JOBOLS. Pero wait lang, here ulit. We go. May bagong lineup dito si JOBOLS para sa same team composition ni Lunatic na Plant Bird.
hindi pa din talaga nagbago. Pero here comes JOBOLS going in with the mech na naka-acron, naka-balloon pop. Of course, there comes the Nutcracker and the Nut Thrower. Of course, dito naman sa ating mid lane, that's gonna be a clamshell. Andyan ang ating juggling balls, ang ating kite and jump, the shrimp, and the crimson water. Dito naman sa ating plant is the beach and the bugs plant, the cattail, and of course, the vegetal bite. Ang magandang ginawa dito ni JOBOLS, no, you can see, that's gonna be a sandal, juggling balls, acro double nut crack. It's gonna be full on damage at mararamdaman niya ng double plant. Napakaganda ng adjustment dito ni JOBOLS. Pero again, Lunatic, sobrang on point ng kanya mga calculations. Medyo nadihado na siya with the headshot, pero he made it work. Kung nagkamali siya doon ng ating paglagay ng ating Bidens, namamadali siya ng 4 cards. Kasi napansin nyo guys, 3 cards ang pwede ibato. Bakit? Mini lesson lang. You're gonna be drawing 3. Kung nagbato ka ng 4, hindi ka sure ano yung tatlong baka na... hindi mo makuha yung isang Bidens. Tama. Sobrang, yung magiging problema ni Lunatic doon. Sobrang crucial nun. Kaya yung late matchup nila, sobrang micro kung micro yun. Sobrang to the detail, kuhang-kuha nila. Lahat talaga pinag-isipan nila, down to the speed, down to the skill, the morale, and of course, the HP. Lahat yan pinag-isipan nila. Kaya nga nagkaroon tayo ng draw. Kasi yung before pa magkaroon ng 1v1 situation, talagang pin-re-damage na ni Lunatic si JOBOLS. Parang, matatanggalan naman na din ako ng damage, sasagadin na kita habang kaya ko, at yun yung nagpanalo. Pero here we go, game. Ooh. So, uy, ayan yung masakit. Yan yung mga 66 armor. Pag nakita mo, kakamot ulo, nakakuha ng inis dalawa. Inis na agad yun, 66 inis armor. Agad yun. Pero right now, 1 or 3 energy para kay JOBOLS, 5 for Lunatic here. Ito na, gagamitin niya na. God. Full on utility para sa ating bird. That's gonna be 2 egg bomb, 1-1-8. And of course, 1-4-7. Tatanggalin agad dito yung plant ni JOBOLS with that tiny spoon or the tiny catapult. Pero maganda naman dito, dalawa na lang yung Axie. So pwedeng makakuha ng card draw na napakalupit for the Aqua dito si JOBOLS na possibly makatalon agad dun sa ating ibon. Pero the thing is, kung naswerte din dito si Lunatic, that's gonna be so much damage incoming onto that Aqua. And not to mention, meron pa tayong carrot na napakasakit, 170 yan, na nakaabang lang sa arsenal ni Lunatic. Pero the thing is, may ngayon, from the round number 3, si JOBOLS naman ang may 5 energy. Siya naman kaya magpaulan. Kompleto na yung cards dito ng mech niya. So possibly pwede pang makakuha dito ng draw card ang ating jumping Aqua. Pero again, ito na nga sinasabi natin, nakuha niya na nga going with the tri-feather dito si Lunatic. That's gonna be double hit with the 26 and another 4th or rather 44. Tinanggal niya yung, tinanggal yung minus talaga attack. Pero tumalun na. Wala pa din talaga. 127, 138. Patay! And here comes the ball going down. Patay ang bird ni Lunatic. Pero hindi pa tapos ang lahat dito. Maglalagay pa siya ng fear. Okay, ito naman yung magiging situation. Maglalagay tayo ng triple nut. Tapos tatapusin niya pa with a balloon. Abot kaya. 2-on-1 situation. JOBOLS is alive dito sa round number 5. And right now, kailangan lang dito ni JOBOLS mag-save ng energy kasi nakikita natin, ready na yung cards dito. Kahit maglagay pa dyan ng naming Lecration, okay lang daw kasi meron namang juggling balls. Oh my God! Nag-aabang lang talaga. Alam niyang pwede mag-tiny catapult. Wala siyang binato dito na juggling balls kasi ibabalik lang din. Literally, nag-iipon lang ng energy at ng cards. Kitang-kita natin, all beast cards activate! Makakuha tayo dito ng tiny ang ating juggling ball. Siray lang natin yung armor ng critical 69. At ito pa, 3-5 quad Nutcrack. Tapos ang laban. JOBOLS is still alive. Hindi pa aalis si JOBOLS. Gusto niya ng pagkakampiyon niya dito. Gusto niya isolidify yung pagiging champion niya. Isa pa JOBOLS, isa pa. Makakita ba tayo ng 2-2 situation dito sa UG All-Star Tournament? Napakaganda nito kung magtututo. Napakahaba ng journey nitong dalawang to and pinapahaba pa nila lalo with the draw and mukhang magka-comeback pa nga dito si JOBOLS. Grabe! Ito na, the momentum has shifted. JOBOLS has a score on the board
At ito na ba ang makikita nating draw? Is this gonna be a 2-2 situation? Oo. Ngayon, literal, the pressure is now on Lunatic. Very true. Oo. Na kay Lunatic na natanggal yung momentum niya. And nakita niya. Pero from ito pa, a draw, oo, nakuha pa ni JOBOLS yung panalo. Yes, pero ito na yung magiging problem ni JOBOLS. Ngayon, na-prove ni JOBOLS na ineffective na yung lineup ngayon ni Lunatic. Oo. Pwedeng-pwede na magpalit dito si Lunatic. No pero change! Hindi pa din! No change! Hindi pa din! Now, nakita natin gaano ka-balance itong laban na to. It could go for the side of Lunatic or will JOBOLS score an equalizer sa match-up na to. Anong game na ba tayo? This is gonna be game 4? Game 4! 1, 2, 3, isa pa, 4. Yung okay, pang-draw. Okay, it's gonna be game 4. Okay. Game 5 na. Game, kasi yung game, ayaw nga. Game 5 na game tayo. Game 5 na. Game 5 na. Game 5 na tayo, ladies and gentlemen. Kamusta kayo dyan? Meron pa tayo, pwede pa tayo mag-update ng poll. Oo nga, parang gusto ko din magpa-poll. Meron na bang baka shift nagbago, dito? Nag-shift na tayo yung poll. Pero ito na nga tayo. That's gonna be round 1 going in with the Cattail. And of course, the Bug Splat. Medyo na pre-damage na dito. Nakapag-draw card pa because naiwasan of that nila. Cattail. And isa pa, the Prickly Trap. Naiwasan nila, naiwasan dito ni JOBOLS. Ay, tama, oh, naiwasan dito ni ano ni Lunatic yung pag-draw card kasi napasandal dito si JOBOLS na pa-draw card kaya okay lang. Meron tayong 4 energy. Dako, one tatalo jump agad. Early. Nakakuha dito yung ang ating Crimson Water, Juggling Balls at meron na tayong finisher ng ating Clam Shell. Hindi pa tapos ang laban dito pero tumataas dito yung mga fans ni Lunatic kanina 28%, ngayon 33% na siya. Umaangat pa umaangat pa umaangat talaga pero hindi pa sila tapos. This is gonna be round 3 going in with the Cattail Slap, of course. Ulang ganda ng momentum dito. 120 and here comes the Bug Splat as well. Ito na naman tayo. Ito yung win condition ni JOBOLS. Healthy na healthy pa yung dalawa. Yun nga, kailangan niya ma-force yung 1v2 situation dito para maghihintay lang ulit yung mech ni JOBOLS dito. Oh going my against God the mid lane plant of Lunatic. At ito din nakikita kong situation. JOBOLS will skip the next round, get the 4 energy, pero mukhang gusto niya natapusin. Dalawa nutcrack pala ang nakuha. Suwak pasok na suwak. Pasok. Kahit anong armor, tanggal pa yung vegetal at ang kanyang cactus. Lunatic is in danger. 1v3 situation. Maglalabas na naman siya. Dalawang drain bite here. 70-70. Gusto niya na tanggalin dito. Magsiskip, yung plant skip ni lang JOBOLS to. Yun na nga eh. Pero buhay pa din yung plant. Oh my hindi niya God pa din napatay. Nakuha pa na pa energy. Mas na damage pa. Pero okay lang, mataas yung shield. Pero again, magsiskip lang na magsiskip dito magsiskip si JOBOLS. Magsiskip lang talaga to. Baka makakita nga tayo ng 8 card bomb. Eh yun ba ang mapapakita sa atin dito? Kasi kahit anong damage siya dyan, may mababato at mababato siya yung juggling. Hindi, 6 card. 6 card? 6 card. 6 cards ang pwedeng mabato dito. Madadodge niya yung fear thanks to that Bidens. Tatamaan niya pero hindi niya mapapatay gamit dalawang tiny catapult. Again, ito na yung hinihintay natin. This is a possible 6 card six bomb card here. 6 card bomb na to. Dalawang juggling six card ball. Bomb. Ito na ang sinasabi natin. Oh my natin. God! Dalawang juggling ball. Here comes the multi-crit. This 52, is too much! 52! 52 oh ulit! God! Ang sakit talaga! JOBOLS! Hindi patapos ang laban. Isa pa ulit! Isa pa na critical pa isa! Oh my 52, God! 52 ulit! Pabalik niya pa, hindi pero okay pa lang. Siya tapos! At dito na ang Acro! 134, 166, and the endgame, 166, an upset. Here comes equalizer. The comeback! Equalizer talaga! Tuto na! JOBOLS! Wanting a comeback! Gusto niya ma-solidify ang champion title niya! Ayaw niya ibigay! Dotra champion! Is that you? Is it knocking now on your door? Grabe ngayon to guys. From a draw na kaya na ipanalo ni Lunatic, nakuha yung first win, 1-2. Ngayon, literal, solidified. The momentum is real. Is this a reverse sweep or bigla na mag-ultra instinct dito si Lunatic? Kailangan na nila magmatindihan ng Nostra dito. Yes. For sure, feeling ko mag-change. May magpapalit dito. And I think, feeling ko dalawa. Oh, feeling ko dalawa. Ko pareho. I think ang ginagawa ni Lunatic kanina kaya hindi siya nag-change kasi iniisip ni JOBOLS magpapalit ako. So hindi ako magpapalit niya. Pero JOBOLS predicted it. Thinking of thinking yun. Yung counter mo, ilalabas mo sa counter ko. So may extra counter. So basically, JOBOLS or Lunatic was thinking 10 steps ahead but
JOBOLS won one step further. Ito pero na. Ito na. Dito na magkakaalaman. Reset ulit. The momentum is on JOBOLS. Pero LUNATIC can bring out a surprise lineup. Whoa, 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 whoa. May nasisilip ako May dito. May nasisilip nga kami. Whoa, 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 whoa. Naku po. Oh my Ayan God. Na. Ito na. Ayan na. Ito na. Nag-iba dito si JOBOLS. Makikita natin dito ngayon yung possible pagtalon sa mid. Doon sa mech ni LUNATIC, nilabas na ni LUNATIC yung kanyang bird mech. Ito na ba? Ito na ba? The real showdown! The real showdown indeed. The BMP King going against the double lason of JOBOLS, which we all know how poisonous, how toxic, and how lethal it is. Ang ganda pa dito, masastun dun ng smart shot yung ating mech. With the mech, sobrang crucial ng damage potential niyan. Doon naman sa ating side ni JOBOLS, meron tayong surprise invasion. That's gonna be really painful onto the bird. But babalik tayo kay LUNATIC dito. Again, as mentioned earlier, with that mech, lahat yan makakaramdam ng sakit. Yes. At meron tayong egg bomb play na pwedeng masecure at mapasurvive dito yung mas mabilis niyang mech doon sa dalawang dusk. Pero isa pa, no? Isang reptile, isang dust. Isa pang pag-iisipan dito ni JOBOLS is hindi siya basta-basta pwedeng tumalon papunta dun sa mech dahil nag-aabang. Ang Axie kiss. Yung halik. Exactly. Kung tatalon man siya, kailangan sure kill. Siguradong patay. Or at least unti-unti niya with the poison stack. Tapos tsaka siya ulit tatalon with the sure kill na talaga. Magiging very technical, pero this game is gonna be quick, ladies and gentlemen. Kasi again, with the BMP activate, napakatindihan ng mind games yan. Kailangan mo din makuha yung ating matindihang egg bomb for that mech to survive. Para sa akin, yun yung win condition. If LUNATIC, make sure na ma-utilize at ma-maximize niya yung mech niya sa mid, it's gonna be really, really hard for JOBOLS. Yes, and ito pa, no? There is no turning back from this point. Ito na yun! Ito na yun! Ito na yun! This is the accumulation of all things that have happened the past 2 days dito sa ating UGG All-Stars Tournament. Is this gonna be a reverse sweep, ladies and gentlemen? Ito na ba yun? Or pina 2 points siya lang, pina-excite lang ba tayo ni LUNATIC? Or yun nga, reverse sweep galing kay JOBOLS. Kaya guys, kung nasa chat na kayo dyan nanonood, itag nyo na yung wala pa dito, ispam nyo na kung kanino kayo nakasuporta. Kay LUNATIC ba kayo? Or kay JOBOLS? Again, this is the last moment of the finals. Nako, pareho sila. Pareho nagagawan sila. Nagagawan lang. Pero lamang dito si LUNATIC. Oo nga, kasi nagamit na ni LUNATIC lahat ng energy niya. Isa lang yun. May maagaw siya pero isa. Pero actually, lamang ng isang energy lang dito si LUNATIC. Ngayon, wala na sila parehong vegetal bite, pero nakapag-card draw naman si JOBOLS. Yun ang maganda, pero may all-out siya tayong dalawa dito pwede magamit, pero hindi niya ginamit. Naglagay siya tayo ng grass snake, venom spray, na critical, criticute yun. Pero dalawang stack na tayo sa harap. Para mamaya, pwede doon siya mag-focus dun sa mid at sa back, at onti-onting yes. Nababa. Bawasan yung ating front lane na pero plant. Pero tingnan mo yung mech, yung cards ng mech. Ready, LUNATIC, ready na. Pwede na mag 4 cards dito. Pwede niya nang i-burst down dito yung plant ni JOBOLS. Ang tanong, lalabas ba yung yam? Hindi, pero yung maganda pala dito guys, makikita natin, meron na tayong smart shot, chomp, at mas mauuna yung actually, dust na yun. Kung bobomba man to, he can negate one. Ito na nga, pero na nga ba sinasabi natin? Yung maganda, nagdalawang all-out shot, kahit matanggal at ready dun yung si LUNATIC, kahit ma-stun, he can dodge with the hero. So ang matutul, smart move. Sobrang smart at di niya ginastos yung kanyang energy. He was sure with that Axie Kiss at yung kanyang dual blade will be enough to take out the plant. Sobrang calculated nun. At yung finish, the cattail finisher indeed. Coming oh in my from God. LUNATIC. Low health na yung bird dito ni LUNATIC. Na damage na both axes remaining para kay LUNATIC. Pero dito kay JOBOLS, wala na yung defense niya. Wala na yung fortress of a plant niya dito. And ang maganda naman, pag nabunot niya, ito na nga ba sinasabi ko, tatalon sa likod. Tatalon to sa likod, pero mukhang mauuna si LUNATIC. That's gonna be a dark move. Critical 44. Here comes the egg bomb. Here comes the black man. Here comes another Aray black ko, man. May follow up! May follow yung up! Yung carrot lumilipad!
Here comes naman. Siyempre, hindi magpapatalo din si JOBOLS. Tutuloy-tuloy niya lang to. Hanggang dulo, lalaban to. Kailangan niya makatalon. Meron siyang 2 energy. Pinag-iisipan niya. Kailangan niya ng card draw. Pero nag-skip dito si Lunatic. Kailangan niya matuluyan ang sneaky raid. Kailangan niya madali yung mech natin dito. Pero nag-axie kiss. Nag-hair. Pero napakaganda ng brick wall niya dito. Napaka-solid. Makakapunta siya sa likod. JOBOLS, napakaganda na nagawa mo. Napakasakit niyan. 113. Ito na tayo. Let's see sino mananalo. Nag-break wall na din dito. Si JOBOLS, nag-break wall si Lunatic. That's gonna be 4 poison stacks. Oh my 92. God! Here comes the Serastis. Pero hindi magpo-proc yung kanyang effect. Here comes the cattail. Pero ang laki ng shield. The turnip. 1, 5, 6. Nakuka! Nakuka! Pareho 2 energy. Pareho 2 energy. Ito na ang makita natin. Yung poison na kanina pa nagtitik. Nandun na. 5. Oh my God. JOBOLS! 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 Wait lang. 1, 5, 6. Oh! JOBOLS! Champion! Champion si JOBOLS! What was that? Oh! The last stand! Literal, the last remaining man! The champion solidified! Grabe, the heartstopper! I bet lahat kayo napapikit saglit. Tumigil ang mundo ng isang segundo! Napakalupit! Last stand! JOBOLS! Calculated! Di ba napansin natin simula? Oh, yung poison tick, nakita yung nyo? Yung poison tick! Nag-5 stacks! Oh my God! Yung dalawang tick na yon, the little details. Nag-focus siya sa likod, nag-focus siya sa back. Pero paunti-unti siyang kinain ng poison. Kaya nung late game, wala nang buhay wala yung na plan. Talaga. Napaganda again. Down to the very last detail. Calculated! That is what it takes to be a champion! JOBOLS, congratulations sa United Gamers All-Star Tournament! Woo! Oh! Wow! Wala na dapat sabihin pa. Wala na. And yun nga, kami yung shoutcaster nyo sa ating bakbakan na to ng finals. Archer Perez, Spike, at kasama ko si Invictum. Next week na tayo mag-uusap-usap ulit. Let's throw it back to our host. Take it away. Congrats, JOBOLS CF Fam Rapids! Let's